Magandang umaga mga bata, narito tayo muli sa ating asignaturang Filipino upang talakayin ang bago nating aralin at ito ay tungkol sa bahagi ng pangungusap at ayos ng pangungusap. Simulan na natin. Mga bahagi ng pangungusap. Ito ay binubuo ng sinunod at paksa at panaguri. Sinuno o paksa sa Ingles, ito ay ang subject. Ang tawag sa mga lipo ng mga salitang tumutukoy sa pinag-uusapan sa pangungusap. Ito'y maaaring pangalan, panghalip, pandiwa, panguri, o pangatas. Mga halimbawa. Matibay ang pananalig nila sa Diyos. Siya ay gumagawa ng tama at mabuti. Sa unang pangungusap, ang sinalang bigitang salita ay sa Diyos. Ito ay ang simulo o paksa. Tumutukoy sa pinag-uusapan sa pangungusap. Nababatid naman natin na ang pinag-uusapan sa unang pangungusap ay ang matibay na pananalig sa Diyos. Pangalawang pangungusap, ang sinalang bigitang sa mga salita ay siya ay. Siya ay ang simulo o paksa. Panaguri. Sa English, ito ay ang predicate. Ang tawag sa lipo ng mga salitang nagsasaad ng tungkol sa pinag-uusapan sa pangungusap. Ito ay maaaring pangalan, pandiwa, o pawatas. Mga halimbawa. Mahal na mahal ko siya. Inihandog ni Manuel ang tulong sa nangangailangan. Sa unang pangungusap, ang sinalong bigitang mga salita ay mahal na mahal. Ito ay ang panaguri o predicate ng pangungusap. At siya naman ay ang simulo o paksa. Sa pangalawang pangungusap naman, ang mga sinalong bihitang mga salita ay inihandog ni Manuel. Ito ay panaguri. Nagsasaad na tungkol sa pinag-usapan sa pangungusap. Kadalasan, sa panaguri, ito ay ang pandiwa. Ano ba ang pandiwa? Verb in English. Ito ay ang mga salitang kilos. Tapos na tayo sa bahagi ng pangungusap. Ito ay ang sinuno o paksa at panaguri. Punta naman tayo sa pangalawang seksyon. Ito ay ang ayos ng pangungusap. Paano pa natin aayosin ang isang pangungusap? So, may ayos ayon sa dalawang ayos, karaniwang ayos at di karaniwang ayos. Karaniwang ayos ng pangungusap, nauuna ang panaguri kaysa paksa. Halimbawa, naranasan mo na ba ang paglalaro ng volleyball? Alin kaya sa pangungusap na ito ang panaguri at sinuno o paksa? Naranasan mo na ba / ang paglalaro ng volleyball? Upang mabatid natin at madali nating malaman
alin sa pangungusap ang panahon ipaksa, ay gagamitan natin ito ng slash. Hatiin natin sa dalawang sugnay. Sugnay na makapag-isa at sugnay na din makapag-isa. O kahatiin na natin ito sa simulo at panaguri. So, ito ang nangyari sa ating pangungusap na ito. Hinati natin sa dalawa, simulo at panaguri. Ngayon ay dapat nating alamin kung saan ba dito ang panaguri o simulo ang paksa. Naranasan mo na ba? Ito ay ang panaguri. Ang paglalaro ng baseball ay ang ating simulo o paksa. Ayon sa ating definisyon na ang karaniwang ayos ay nauuna ang panaguri kaysa paksa. Tama ang ating halimbawa. Di karaniwang ayos. Ito ay ayos na pangungusap na nauuna ang paksa kaysa panaguri. Pinag-uudla ito ng panandang ay. Halimbawa, kami ay masayang naglaro kahapon. Ang ating pangungusap ay hahatiin naman natin sa dalawa, simulo, ito, at panaguri. Kami slash ay masayang naglaro kahapon. Kami ay ang ating simulo o paksa. Ay masayang naglaro kahapon, panaguri. So, mababatidin din naman natin sa definisyon na ang di karaniwang ayos ay nauuna ang paksa kaysa panaguri. At kadalasan, ang panaguri sa ating pangungusap ay ang mga kandiwa. At, clue word din tayo dito kapag may panandang ay. Again, may panandang ay. Di karaniwang ayos. Sagutin natin. Tingnan natin kung naiintindihan ba ninyo ang ating aralin ngayong umaga. Tukuyin kung ang ayos ng pangusap ay karaniwan o di karaniwan. Mayroon tayong limang pangusap na dapat sagutan. Number 1. Ano ang ibig sabihin ng laro? Karaniwan o di karaniwan? Tama! Karaniwan! Dahil nauuna ang panaguri kaysa paksa. Number 2. Ang iba't ibang larong Pilipino ay masayang laruin. May panandang ay. Tama, di karaniwang ayos. Number 3. Silang mga batang nag-aaral ay maaaring maglaro araw-araw. May panandang ay pa rin. Ito ang di karaniwang ayos. Number 4. Nakapaglaro ka na ba ng katintero? Tama, karaniwang ayos. Panglima, pulang tsinelas ni nanay ang nais kong gamitin sa tumbang preso. Tama ang sagot. Ito ay karaniwang ayos dahil nauuna ang panaguri kaysa paksa. At yun lamang po sa ngayong umaga. Bahagi ng pangungusap.